So yun guys, ang pag-uusapan naman natin ang coilover spring o cut spring. Ayan, ang kaya kinakailangan ko dito cut spring dito guys. At say, pinuto lang siya sa grinder. So, makapanood yun din sa vlog ko yung ginawa ko din yun. So, for me ay mas magandang coilover. Kung galing ka sa stock, nararamdaman mo tagtag nito. Pero pagka simula ang stock, going to putol spring o cut spring, doon mo mararamdaman ang lambot nitong coilover spring. Sa kagandahan nito guys ay kung gusto mong mag-lower, adjustable naman siya. Gusto mong lower, sagad mo siya sa dulo. So i-demo ko pala siya guys. So pero to, kung gusto niyo mag-try na ano, mag-lower na gusto niyo ma-experience tong cut spring, comment lang kayo diyan. Papayaran ko sa inyo to. So dito naman tayo guys sa ating coilover. Paano nga ba mag-install sa coilover? Ito pa kayo pa sa inyo. So, paano nga ba pag-install na itong coilover guys sa ilalim ng kotse sa likod guys ha? So, for me, Ayan. Tapos, adjust mo dito para mag-lock siya. Hinayin mo sa kotse ko tapos binaligtad ko siya. Tapos, ito. Nakaganyan siya guys. So, hindi siya angat guys ha. Pang-lowered pa rin siya. So, lowered pa rin ang mangyayari dito sa kotse. Kasi, ito lang man magpo-play. Ito lang. Pero kung gusto mo siya itaas, i-down mo na lang to. Yan, tataas siya guys. So, ito. Dito siya magle-level 2 dito. Pag ganito ang ginawa nyo. Kung binaba nyo ito, kasi ito yung nasa ilalim natin guys. So, ito yung, kung mayroon kayo kaklala ng nagmamachine siya, pabutas nyo ito, tapos pa-thread nyo yung sa ilalim ng kotse yung pa-welding nyo ito, tapos pa-thread nyo na lang ito. So, yan. Ganyan siya. Pero meron naman nabibili na mushroom. Alam ko meron nabibili sa mga gumagawa ng shock talaga na pang-ilalim. Pa-triangle nyo siya guys. Pa-triangle siya. So, susulpak na lang yon. Tanggalin mo na ito. Papasok mo siya nun. So, ganun lang siya guys. Yun ang kagandahan na. So, yan guys. So, like this. So. Diba? Tumaas siya sa inaasahan natin. Ito pang front kasi ito guys. Yan. For me, ito mas magaganda. For, yan. Kung galing kayo dito. Gaganda dito. Meron naman nabibili ng mas mahal dun. Dito. Alaga siya ng 7,000. So, hindi ko pa na-try yun. Kasi, kaya napili ko to. Kung gusto kong lower ng sakyan o gusto ko siya taas, nakokotul ako. So, nababalance ko din yung kotse. Kung meron siya nung spring nito, hindi na sila magkatugba. Isa kasi lower to, malambot ang spring. Ito, matigas pa. So, ang kotse nyo ay hindi siya magganyan. Ito naman kasi, kung ganyan ang kotse nyo, itaas nyo ito. Baba, kukusa. Ayan, yung kagandaan nito. Ma-adjustable yung balance ng kotse nyo. Kasi minsan nakaganyan yung kotse, yung shock niya dahil nga matigas ang kabila, malambot na yung kabila, kikiling na yan. For me, ay pagka bumili ka ganito, kung level mo ganyan kailangan, nakaganyan siya, di ba? E di, tutok mo sa ano nyo. So, kung stock naman kayo, ayaw talagang sobrang tagtag, huwag na kayo magpalit ng spring. So, ayan. For me, okay na okay ito para sa akin. Ayan, adjustable lang siya. Pag nag-install nga sa ilalim guys, nakaganyan na siya. Ganyan, tanggal nyo na itong cup. Kasi, papasok naman yung cup ng konti. Papasok naman yung cup yung sa ilalim tayo kami ito. So, ganyan siya. Kasi, pagka mahaba to guys, pag mahaba yan, ganyan siya. Pag ganyan siya guys, ayan, pag ganito siya, misal yung spring mo, ayan na, nakita nyo, nag-split siya ganyan. Dahil nga, syempre, una nakaganyan yung shock natin, gaganyan siya, di ba? Tapos magaganyan siya. Ayan, tapos, misan, ayan, maglalaro siya. So, baliktad nyo, ang konti lang labas nyo, tapos yan. Hindi naman siya delikado. Kasi talagang itong spring nito at kotse, ilalak niya para hindi siya gumalaw. So, yun. Saan talaga coilover tayo guys. Ayan. Kung gusto nyo iramin to, mag-comment lang kayo para ma-experience itong putol spring. Hindi na kayo babay sa tarian na kong paggawa ng 1,200. Ayan. Depende pa rin sa inyo guys kung anong gamitin yung spring. Ayan. Hanggang dito na lang guys. Thanks for watching. Don't forget to like and share this video.
Peace.